May bisita tayo, isa po siyang seaman, si Mr. Yes. John Mark Javier, para ireklamo niya yung kanyang asawa dahil po sa nalaman niya na may kachat po daw po itong lalaki at kung ano-ano ang kanilang mga pinag-uusapan na syempre eh, bilang asawa ay eh, magre-react ka nga. Paano po nalaman na merong palang kachat si Mrs.? Bali po kasi kagabi po eh, naglilinis po ako. Ngayon po yung cellphone po nung Mrs. ko po eh, nakita ko po. Mm-hmm. Ngayon po hindi naman po talaga ako ano, eh, sinubukan ko po tingnan. Binuksan ko po yung Facebook niya, tapos po yung Messenger niya, tinignan ko po yung mga message hanggang sa nakita ko nga po yung mga message na po na yun, na may kasama naman pong picture na kasama niya po yung lalaki. Magandang hapon po, Mrs. Javier. Apo. Meron daw po siyang nakita sa inyong cellphone. May kachat daw po kayo na lalaki doon at malalaswa daw po yung mga chinachat nyo doon at may mga litrato pa raw. Hello, Daddy. Usap kayo. Oh, ano bang nangyayari? Oh, eh, sino yung lalaki na yun? Bakit ganun yung mga usapan nyo doon? Alin ba yan? Naguguluhan ako. Hindi ko alam. Ano ba itong nangyayari, Daddy? Hindi. Birthday na birthday ko pa. Buksan mo yung Messenger mo ngayon. Ikaw ang magsabi sa akin kung sino yun. Ako, may copy na ako. Pinituran ko. Kaya kong ipakita. Dahil ako, kaya kong ipaliwanag yun. Nangyayari? Kahit ipakita ko kay Sir Happy Tool po yung chat nyo at saka mga picture nyo dalawa. Sir, para maniwala siya, mag-sample ka ng mga nakita mo doon, mga sinabi. Nagkantutan daw po. Nakalagay yung lahat. Kahit buksan mo Messenger mo ngayon, no? Kung hindi man, baka burahin mo na. Pero meron na akong picture na nagpapatunay na ginagawa niyo yun. Ito, naguguluhan niya ako. Sabihin mo sa akin, ano ba to? Ma'am, actually siya po yung naguguluhan kasi hindi pa rin kayo nagpapaliwanag. Pwede ko pong ipakita. Gusto ko malaman kung si ano Rappi po yun. Yung... Pwede? Pwede po. Ito po, Darling Bueno po yung pangalan sa Messenger. Sana opo. Yung may katas, yung namimiss ko. Tagal opo. Ko na walang kantot. Nainggit ako sa'yo. Opo. Ang laki ng puki mo. Daddy, ano ba to? Kailangan mo pa bang dalhin to dyan? Kailangan mo pa bang basahin dyan? Eh, ayaw mong ipaliwanag eh. Paliwanag, hindi nga ako. Naguguluhan nga ako. Bigla ka nagpunta dyan. Sana kinausap mo ko. Kung anong nangyayari? Marami nang nangyayari sa atin. Gusto ko i-reklamo na kita, i-demanda na kita. Anong gusto mong gawin sa akin? Ikaw, kaya nga tinatanong kita kung totoo ba to. Hindi totoo yan. Ma'am, kung hindi totoo, ipaliwanag nyo lang po sa kanya bakit hindi totoo. Hindi ko po alam kung may gumagamit ng account ko. Yan. So maari may gumagamit lang sa account daw niya, sir? Kasi po, totoo lang, Sir Rappi, marami rin po kang pinagdadaanan. Sa problema po niya, may utang din po siyang malaki. Magkano pong utang? Eh, nasa 6 million po siguro. Paano nyo po nalaman na meron ganun 6 million utang? Eh, dahil po, pauwi na po ako noon, galing din po ako sa barko. Ang nangyari po, ay tumawag po siya sa akin na uuwi daw po ako nang may napakalaking problema. At bakit daw po? Eh dahil nga daw po sa napakalaki niya pong utang. Kanino po kayo nakautang? Marami po siyang inutangan. Bali po ang nangyari, no, sabi ko po sa kanya, sige ako bahala dahil pera lang naman yan, tutulungan kita. Hanggang sa tinulungan ko naman po, lumipas po. Nabayaran niyo po yung utang? Hindi pa po lahat. Bali po halos 80 or 70% po ng sweldo ko ay napupunta lang po pambayad sa utang. At bakit daw nagkautang? Yun po ang hindi niya po mapaliwanag kahit po sa mga nautangan niya. Magkano po yung mga halaga halimbawa? Mga nasa 1.3 million. Siyempre, kung ako sir ang mister, eh tatanungin ko muna, Mrs., paano ka nagkautang ng 1.3 million? Hindi pinaliwanag o hindi mo tinanong? Dahil po sa problema na, eh pinabayaan na lang po namin. So no questions asked, basta't bayaran mo na lang kasi basta, utang yon. Dahil po ano eh. Ma'am, mahal na mahal kayo ni Sir John Mark. Bibihira po yung ganung klaseng lalaki. Oh, diba? Totoo naman po talaga diba? Na... Nandiyan po talaga sa akin, nakagabay po yan sa akin lahat. So bakit is it po? Not just fair, ma'am, yung sa kanyang ginawa niyang kabutihan sa iyo, eh kayo naman po magpaliwanag kung ano po yung mga nakita niya sa cellphone mo. Kung ano man po yung nakita niya, maaari ko po ipaliwanag sa kanya yun. Hindi po alam na nahahack, nagaganon. Tsaka po sa problema namin, napakalaki na po na pinagdadaan doon po yung sa utang. Ma'am, if you're talking about problem, mas malaki po ang problema ni sir dahil unang-una, ma'am, tiis siya sa barko, malungkot at mahirap ang buhay doon na nagpapadala siya ng pera sa iyo at pagbalik opo. Niya, malaman-laman niya na meron palang utang na 6 million, pikit mata without questioning, nagbayad siya. Pangalawang problema niya ngayon, makita-kita na meron kang kachat na lalaki. Para sa aming mga lalaki, yung pera kaya mawala sa amin. Nakawan niyo kami ng pera, walang problema. Pero yung taihan kami sa ulo, that is the worst thing that any woman can do to us. Alam ko po yun. Ang sabi ko naman po sa kanya, marami na rin po pagkakataon na sinubok na po yung relasyon namin. Ang sa akin naman po, kung gusto ko talaga magloko noon pa, dalawa po yung anak namin maliliit pa.
Okay. Daddy, kailangan pa ba na iharap na parinig natin to kay Mr. Pulpo? Kailangan na kasi natataw na talaga kasi masakit sa akin yung nangyari ngayon. Kaya nga, nandun ako. Sabihin na natin masakit sa'yo pero sana imbestigahan mo muna. Ano po pang dapat imbestigahan? Nakita niya na po yung dapat niyang makita. Yung akin lang po, Sir Pulpo, gusto ko po siyang makausap kung ano po talaga ang nangyayari. Ma'am, hindi ko po pwedeng aminin ang isang bagay na hindi ko naman po nakikita. Meron naman po sa cellphone niya eh. Makikita naman niya po yun eh. Oh, nandyan po. Hawak niyo po ba yung cellphone niyo ngayon? Hawak ko nga po yung cellphone. So buksan niyo po yung cellphone niyo ngayon, ma'am. Saan parte sa cellphone doon? Doon po sa messenger po niya. Yung may pangalan po Darling. Tsaka po may date po siya. Tama-tama po kahit nung graduation po ng anak ko. Yung naka-long sleeve po siya, yun po yung suot niya. Bali, pinakita niya po dun sa lalaki na kung maganda raw po ba yung suot. Tapos yung kahapon po yata, is bechat po siya na kung may naalala raw po siya. Eh kasi po birthday niya po ngayon. Eh hindi naman po alam nung lalaki kung ano po ang okasyon kinabukasan. Siya rin po nagsabi na birthday niya. Kaya po hindi niya po pwede po i-deny na nahak po kasi pati birthday po eh sinabi niya. Ilan pong anak niyo? Dalawa po. Is this the first time that yung ganitong klaseng insidente nangyari? Bali po kasi dati, napapaghinalaan ko lang po siya. Kaya lang po, hindi ko talaga po mahuli sa akin. Nangyari na pala itong ganitong sitwasyon na... Hindi naman po sa ganitong sitwasyon. Eh, minsan po, magkakayaan na magpunta sa isang bar. Napapansin ko po na parang yung mga tinginan. Ano pong tinginan? Eh, yung pag nagtitigan po sila. Sino po katitigan? Yung lalaki po na iba. Iba na naman po yung dati. Yung po, eh, hindi ko na po, pinagbigyan ko na lang po yun hanggang sa nag-away nga po kami ng dahil doon. Pero nawala po yun, napatawad ko po siya noon. Okay. Ang sabi ko na lang po siya, tuwing aalis po ako, basta't wag mo na lang kakang uulitin or sana wala nang mangyaring ganito. Ah, so ano pong balak nyo ngayon, sir? Gusto ko po, mawalan po siya ng karapatan sa mga anak ko. Doon po kasi sa karapatan sa bata, below 7 years old po kasi pag naghiwalay po kayo, mapupunta kay misis unless kung mapuprove nyo po sa korte na hindi dapat mapupunta ang bata sa kanya. Sir Tulfo, hindi ko po kasi kayang aminin kung ano po yung sinasabi ni John Mark. Ang sa akin lang po, ayusin lang po namin. So sir, willing ka ba makipag-usap sa kanya? Subukan ko po sa bahay. So ma'am, mag-usap daw kayo sa bahay? Opo, intayin ko po siya.